mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Hoy Alice, nalaban mo na ba yung bestida na susuotin ko mamaya sa party ni Macho? Ito ang mataray na tanong ni Queenie sa dalaga. Si Alice at ang kanyang ina ay nagsisilbi bilang mga katulong sa pamilya ni Queenie. Magkaedad lamang ang dalawang dalaga. Iisa lang din ang paaral ng kanilang pinapasukan. Ang mga magulang ni Queenie ang nagpapaaral kay Alice. Ah, oo Queenie, nasa loob na ng kwarto mo at naplantsa ko na rin, nakangating sagot ni Alice sa kanyang amo. Mabuti naman. Umismid pa si Queenie bago siya umakyat sa kwarto niya para maganda sa party ng kanilang kaklaseng si Macho. Bata pa lamang si Queenie ay hindi na niya gusto si Alice. Para sa kanya ay masyadong pabibo ang dalaga. Madalas kasi itong purihin ng kanyang mga magulang dahil mabait at masuno rin itong bata, hindi kagaya niya na matigas ang ulo. Pati sa eskwelahan ay madami ang may gusto kay Alice. Matalino din kasi ito kaya naman madami talaga ang nakikipagkaibigan dito. Pero ang mas lalong kinagalit ni Queenie ay nung nagkagusto ang kaisa-isang lalaking pinagpapantasya niya sa alipin niyang si Alice. Sa isip niya ay bakit mas nagustuhan ni Machon dukang si Alice kaysa sa kanya na isang prinsesa. Nasisira talaga ang araw ni Queenie kapag naaalala niya ang katotohanan iyon. Kaya naman ay madalas niyang pahirapan itong si Alice. Sobra talaga ang pagkainis niya sa dalaga. Ilang oras pa ang lumipas at nagtungo na si Queenie sa bahay ni Macho para sa party ng binata kasama mga sosyal na kaibigan niya. Masayang nagkakasiyahan ang lahat nang bigla na lang naagaw ng isang dalaga ang kanilang atensyon. Si Alice? Oh my God Queenie, anong ginagawa ng alipin mo dito? Anong ginagawa ng tsimay mo sa party na to? Maarte at parang nandidiring tanong ng isang kaibigan ni Queenie. Simple lang ang suot na bestida ni Alice. Ngunit lumilitaw ang natural na ganda ng dalaga kaya naman nakakaagaw siya ng atensyon sa party ng mga naroon. Naiirita namang nilapitan ni Queenie at ng mga kaibigan itong dalaga. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Queenie kay Alice. Pinapaya mo ba talaga ako? Hindi ka nababagay dito. Pabulong na saad pa ng dalaga kay Alice. Ha? Pero inimbitan din ako ni Macho. Sagot ng dalaga sa kanyang amo. Umalis ka na dito. Go home! Ngayon na! Pabulong pa rin sambit ni Queenie. Tiningnan lamang siya ni Alice na mas kinairita ng dalaga. Kumuha siya ng inumin mula sa dumaang waiter na may dalang mga alak. Ayaw mong umuwi? Sige, I'll make you leave then. Payag ng dalaga bago niya ibinuhos sa ulo ni Alice ang alak na hawak niya. Napasinghap ng malakas si Alice dahil sa ginawa ng kanyang amo. Nagtawa na naman ang mga bisita dahil nakita nilang parang basang sisiw itong si Alice. Napangiti naman si Queenie dahil nakita niya kung paano napahiya ang babaeng labis niyang kinaiinisan. Tumakbo naman paalis ng bahay ni Macho si Alice dahil sa sobrang kayang naranasan niya. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na umiyak dahil sa sobrang sama ng kanyang loob. Samantala, kinabukasan din ay nagulat ang lahat nang may mga lalaking nagpunta sa tahanan ni Queenie at tinahanap ng mga ito si Alice. Labis sa takot ang naramdaman ni Alice dahil wala siyang idea kung bakit siya hinahanap ng mga lalaki. Ano po ang sadya niyo kay Alice? Tanong ng ina ni Alice sa isa sa mga lalaki. Ikaw ba si Mirasol? Ang babaeng nakapulot kay Alice nung siya isang gulpa lamang? Walang ano-ano na tanong ng lalaki sa ina ng dalaga. Nagulat naman ang mag-ina sa tanong nito. Paano nalaman ng mga ito na napulot lamang si Alice ng kanyang ina sa daan? Opo, ako po yun. Paano niyo po nalaman ang bagay na iyon? Magalang namang sagot ni Aling Marisol sa mga lalaki. Hindi na po mahalaga yun, miss. May gusto po sana kami makita bago ka namin isama. Payag ng lalaki nang lumapit ito kay Alice. Ano po iyon? Kinakabang tanong ng dalaga. Ang balat mo na hugis puso na makikita sa pagitan ng iyong dibdib at leeg, sagot naman ng lalaki. Bagamat nagtataka si Alice kung paano ito nalaman ng lalaki, ay pinakita niya pa rin ang kanyang balat. Ikaw nga, maraming salamat po.
Maaari ka bang sumama sa amin ngayon? May isang taong sabik na sabik nang makita kang muli, ang iyong lolo, nakangiting saad ng lalaki kay Alice. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang narinig. Kailanman ay hindi niya pinangarap na makikita niyang muli ang kanyang tunay na pamilya dahil ang buong akala niya ay tinapon siya ng mga ito sa daan. Sumama si Alice sa mga lalaki at nagtungo sila sa isang napakalaking mansyon. Halos lumuha naman ang kanyang mga mata sa laki at ganda ng buong bahay na nakikita niya. Dinala din siya ng mga lalaki sa sala ng bahay kung saan naghihintay sa kanyang isang matandang lalaki at mga katulong na nakahilera sa paligid ng matanda. Apo ko! Ikaw na ba yan, princess? Naiiyak na tanong ng matanda pagkakita niya kay Alice. Agad na lumapit ang matanda sa dalaga at niyakap niya ito na napakaigpit. Yakap na punong-puno ng pangungulila at pagkasabik. Alice po ang pangalan ko. Sino po kayo? Kayo po bang lolo ko? Magalang na tanong ng dalaga sa matanda. Halo-halong emosyon ang naramdaman ng dalaga kaya hindi niya alam kung paano ba siya dapat umasta sa harapan ng matanda. Alam ko iya, pero princess talaga ang tunay mong pangalan. Pasensya ka na kung ngayon ka lang nahanap ni lolo ha. Nung sanggol ka pa lang ay ninakaw ka ng isa sa mga kalaban ng ating pamilya sa negosyo. Tinangay ka nila at basta lamang iniwan sa daan. Hindi tumigil ang iyong mga magulang sa kahanap sa iyo. Hanggang sa isang gabi ay nabangga ang kanilang sasakyan, kaya maaga silang binawian ang buhay. Malungkot pa na paliwanag ng lolo ng dalaga. Tumulo ang luha ng matanda. Muli nitong niyakap ang kanyang apo. Pero ngayon ay nahanap na kita, apo. Hinding-hindi na ulit hayaan ni lolo na magkaiwalay pa tayong dalawa. Muling sambit pa nito. Nang marinig ng dalaga mga salitang iyon ay naramdaman niya ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Bagamat mahal siya ng kanyang kinagisnang ina ay iba pa rin talaga kapag alam mong kadugo mo ang nagmamahal sa iyo ng totoo. Niyakap din ng dalaga ang kanyang lolo. Salamat po sa hindi niyo pagsuko sa paghanap sa akin, lolo. Puno ng sinseridad na payag niya sa kanyang lolo. Simula noon ay doon na sa mansyon na niraan si Alice kasama ang kanyang lolo at ang kinagisnang niyang ina. Mabilis din kumalat ang balita na isang heredera pala ang dalaga sa kanyang eskwelahan. Napag-alaman din ni Alice na kasosyo pala sa negosyo ng kanyang lolo ang pamilya ni Queenie. Dahil dito ay walang nagawa si Queenie kundi ang humingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa sa dalaga. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko sa iyo, Alice. Nakatungong pagingi ng paamanin ni Queenie sa dalaga. Pinapatawad na kita, Queenie. Nakalipas na naman yun. Sana lang ay wag nang mauulit yun, ha? Nakangiting sagot pa ni Alice. Pangako, di ko na uulitin yun, saad ni Queenie at niyakap niya ang kanyang kababata. Hindi niya akalaing papatawarin siya nito ng ganong kadali lamang. Simula noon ay naging matalik na magkaibigan si Queenie at si Alice. Unti-unti ding nagbago si Queenie dahil napagtanto ng dalaga na siya naman pala talaga ang may mali at hindi si Alice. Ginaya din niya ang ehemplo ni Alice at tuloy nang nagpakabait na labis sa mga ikinatuwa ang lahat, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Kayo, ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon? I-comment niyo naman dun sa baba, dun sa comment section para mabasa ko. So once again, si Tamoxki TV muli ito. Kita-kita tayong muli sa sunod nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.